Boom, good afternoon and good evening, everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to Uncle Anime. And yeah, we are here now on Voltus 5 episode 85 natin. Yeah, nasa 85 na ako. Ako na lang. Ewan ko kung meron pang nanonood. Pero yeah, thank you so much pa rin para sa mga lahat ng mga nanonood pa rin ng aking reaction and review natin. Yeah, paunti-unti lang. Pero yeah, meron talaga nanonood. Thank you so much po. At naiintindihan ko nasa last na mga uploads, I think medyo bumababa yung views natin sa mga new uploads about Voltus 5. Kasi, yeah, nagre-review ako pero I know tapos na kayong manood. Pero yeah, this is my, ito yung perspective ko about sa nakita ko. So yeah, iba-iba tayo na nakikita, iba-iba tayo ng interpretation. So, ayun, gagawan ko pa rin to ng reaction and review natin hanggang maabot ko ang episode 90. So ito na, nagsimula tayo sa episode 85 natin nang nadala na ng Solar Bird ang bomba ni Oslac doon sa space at doon niya napasabog. So ayun na nga, then ang CBF ay naguluhan pa nga kung sino yung tumulong sa kanila at ya, kanilang kalaban o anuman, hindi pa nila alam, hindi pa talaga sila sigurado. At yung Solar Bird natin ay nakarating na rin sa CBF. Yeah. Nagpunta ang Solar Bird natin at nag-communicate ito through voice record ni Rotgar or ni Ned Armstrong. At akala ng ating Voltus 5, especially the Armstrong brothers, na nandun yung papa nila sa sakyan na yon. And then the Kambing Falcon and Solar Bird combined to Solar Falcon. Okay? Solar Bird, Kambing Falcon, then Solar Bird, so Solar Falcon. Okay? Yung mga names nila na pinagsama lamang. Okay? And then, yun na, nag-change ang lahat ng form sa loob ng CBF. Hindi lamang sila talaga nag-merge lamang. At meron changes na nangyari sa loob mismo ng CBF natin. So, a very nice kind of transformation. Okay? So, ang command center, nag-iba ng setup. And then, grabe yung CGI na nakita natin dito. The best talaga. Yung paglagay ng mga hydraulics mechanism na nakita natin sa pag-combine nila. Ang astig. Talagang the movements of being a mechanical machines. Talagang ang nice, no? So, hindi talaga tinipid. So, ito yung nagagawa ng isang show na nag-produce ng halos 3 years or more than 3 years nga. Yeah. And then ayun na si Commander Gart na sa CBF na at nakilala na din ang buong Voltus 5 team. At same din si Dr. Hook. Okay? And then ito na. Voltus 5 team, the CBF, the Solar Bird and the Solar Falcon ay nagtungo na sa Buzenia. Yes, para sila makakapunta ng Buzenia, I think gagamitin daw nila yung warp drive. Warp drive yung pangalan dito sa atin. Pero yeah, nakita natin na parang na iba yung mukha dito ni Gart. Kasi parang hindi nilagyan ni Rotgar ng pangalan ng mga device niya. So yun, si Rotgar naman ay hinarap na ulit kay Zambo Jail. Ayun, nagkainisa na yung dalawa, ang magpinsa na yun. So yeah, wala nagawa si Rotgar at siya ay inilagay o kinulong doon sa Buzenia. And then ito na, si Judala o si Judy ay umiiwas kay Big Bird. Ayaw niya pa daw magpakilala o magpakita kay Big Bird ulit. Gusto niya na matapos muna ang mission nila para on the way na magkita sila ulit, tapos na ang lahat. Okay? So yeah, let's pray na safe silang dalawa before or yeah, para matuloy yung plano ni Judala o ni Judy na magkita sila ulit dito. And then, si Zambo Jill naman, si Oslac at si Xander ay nag-celebrate ng advance dahil sa pagkahuli nila kay Rotgar. And then, si Little John, masaya na nabuhay pa si Ned at makakapunta na sila sa Busan kung saan yun ang planeta ng papa nila. Then, si Judy naman or Judala, nakita na ang kanyang nawawalang kapatid at ito pala ay isa sa mga alipin na nasave nila ni Little John at ni Mark doon sa kastilyo ni Zardos. And then, ayun na, ginamit na nila ang warp drive na mas mabilis silang makarating sa Buzenia kasi nga ang layo ng Buzenia 14,000 light years yata. Okay? So kung gagamitin nila yung speed of light still 14,000 years bago sila makarating, parang ganun. Okay? So ginamit nila ang warp drive at handa na sila para sa planong ito at nag-warp drive mode na sila at dun natapos ang ating episode 85 natin. So yeah, pinadali ang lahat-lahat kung paano sila makaka-travel. Nalimutan ko kung nangyari ang warp driving sa anime pero yeah, it gives the yeah, kasi
Kung matagal sila makarating sa Busan, I don't know. Maraming changes ang mangyayari within Busenia bago makarating si Voltis 5 at ang Solarbird doon sa Busan. Diba? Okay, and then, ito rin. Nakabalik na rin sila Zardos at sila Oslak at Xander doon sa Busenia. So, gumamit din kaya sila ng warp drive kasi ang bilis na pangyayari. Diba? So, ayun. Yun nangyari ng, sa ating episode 85 natin. And yeah, malapit na tayo. Going for the last week na ako. Okay? Ayun, last week na tayo. So, let's go. Gawin natin ito. Tatapusin natin. At bigyan natin ng reaction na review ang nahuhuling limang episodes ng Voltis 5 Legacy. Na, yeah, napanood na ng iba. Pero ako, ito. Hindi. So, ayun, gagawa natin pa rin ng reaction na review ito. Okay? So, that's it for now, guys. Thank you so much for watching. Sana ay na-enjoy kayo. At kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng contents natin and videos natin, please do consider to like, share, comment, subscribe, and please hit that notification bell para ma-inform pa kayo sa susunod ko pa na mga videos. Okay? Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, sa mga manonood pa, nag-subscribe at magsasubscribe pa. Thank you so much po. And yeah, that's it for now, guys. Thank you so much for watching. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jay De La Paz signing off. And Uncle Anime signing off. Let's bolt in next time. But for now, let's go out.